Mapagpalang panibagong taon po sa ating lahat. Nawa po ay samahan po muli tayo sa buong isang taon na pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Happy New Year to all! Welcome po sa Everyday God Daily Devotion. Ang ating pong topic ngayon ay makikita po natin sa Mark 15 verse 21. Ako po si Pia Pajares, taga ACMI San Mateo. Sabay-sabay po natin basahin yung gospel na ito. Makikita po natin sa Marcos 15 verse 21, nasalubong nila sa daan ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cyrene, na ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang pinapapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Ang tagpong ito ay nangyari po sa panahon ni Jesus. Sa hirap na dinanas ni Jesus paglabas ng lungsod, nakita ng mga sundalo na si Simon ng taga Cyrene, pilit nilang pinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Sa tagpong ito, pihado nag-aalinlangan po si Simon. Baka siya madamay pa sa parusa na dinanas ni Jesus. Ngunit, pinilit siya na pasanin ang mabigat na krus na iyon. Ikaw kapatid, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nainutusan at pinilit na pasanin ang mabigat na krus ni Jesus? Pihado, mag-aalinlangan ka. Minsan, dahil sa hirap ng buhay, natututo tayong mamuhay ng para sa ating sarili lamang. Natututo tayong bahala na ang iba, basta ang sarili ay matiwasay. Kapatid, nawa hindi po ito ang tunay na itinuturo ng Diyos sa atin, yung pagiging makasarili. Matuto nawa tayong makita ang krus na pasan ng iba. Ang ibig pong sabihin dito is, naway tulungan din po natin yung mga nangangailangan ng tulong. Matuto nawa tayong makita sa ating buhay na si Kristo ang ating ipinamumuhay. Kaibigan, kabalikat natin sa ating pasaning krus sa buhay, makita ng tao na si Kristo ang ipinamumuhay natin at hindi yung sariling, makasariling buhay lamang ang nais nating isalba. Ang paggawa ng mabuti ay dapat taus-puso, gumagawa tayo ng mabuti para sa ating kapwa dahil yun po ang nais ng Diyos. Sapagkat ang pagtulong na galing sa puso natin ay maalwang pamumuhay ipagkakaloob ng Diyos. Subok na po yan. Bigyan po natin ang pagkakataon ang ating kapwa na mabigyan po sila ng tulong sa pamamagitan na makakaya lamang natin. Kapatid, ang mensahe na ito ay para sa ating lahat. Ang hinihingi ng Diyos ay maging bukas palad tayo sa lalo na sa ating mga kapatiran. At sana po sa pag-umpisa ng bagong taon na ito ay umpisahan po natin ibukas yung ating palad para sa iba. Tumulong sa mga nangangailangan, hindi po sa pansarili lamang. Dito po nalulugod ang Diyos. Kung gusto mong pagpalain ka, pagpalain mo rin ang iyong kapwa. Nang sa gayon, ang pagpasok ng bagong taon na ito ay bibigyan po tayo ng masaganang pagpapala ng Diyos na nagmumula lamang sa Kanya. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po muli at Happy New Year to everyone. God bless you all!